Sir, kayo po ay Padre Garcia's best halo-halo. Ano pong sekreto? Siguro yung para sa akin saging. Masarap po yung saging. Sana magustuhan niyo. Kailan po nag-umpisa po yung June and Anna? 1998. Apo. Ito po ay ito po talaga yung kauna ng tita niya dito sa Batangas Public Market po. Dito po talaga kayo unang nagbukas o dati dito kami sa may bus transfer na kami dito noong tayo ng Ultra Media. Apo. Nabili natin. So talagang ano po sir, kahit buong taon meron pwede pong maghalo-halo mga pupunta dito sa Padre Garcia. Bagyo. Baglang o bagyuhan. Apo, apo. Kung saan na-track ng bagyo. Habis lang yan sa weather report. Apo. Yung presyo po ninyo ng halo-halo ay ang regular po is 30 pesos. Ayan po. Opo. Ito po ay kung pagbabasihan namin sir, yung lasa masarap eh sir, no? Sa presyong 30 to 35 eh. Oo, opo. Kailangan lang affordable ng mga ng masa. Opo. Yung mainit or hindi, masarap maghalo-halo po dito sa Jun and Anna. Special halo-halo. Sir, paano po nagsimula ang Jun and Anna special halo-halo? Since 1998 nag-start siya. The first year, hindi pa. The second year. The third year. Bago kami makilala siguro pa PPA. Palimang taon na po. Na balance ko yung quality. Pero bakit halo-halo yung naging business? Opo, bakit po halo-halo po pinili? Dati, nagtitinda ako. Sama-sama sila sa Corrado. So, mas parang sa halo-halo pa lang eh, parang nakuha na siya yung nakikita ko na yung tubo. Yung tubo, opo. Mas maganda. So, pinagpatuloy ko na lang. Hanggang sa ma-pan ko yung ma-perfect ko yung quality. Aba. Tama kombinasyon na ako. Kahit sa konti lang siya, at least yung tamang kombinasyon. Aba. Sir, anong may papayan nyo dun sa mga nag-uumpisang magnegosyo? Gaya nga po ng sinabi ninyo, talagang pumatok po siya nung nakita nyo is parang palimang taon pa talaga yung... Once na nakita ka kahit anong prada, kailangan yung lasang pabalik. Mm-hmm. Yun ang pinaka-main na kontrobisyon. Kung magsisimula ka, kailangan i-test ang tama. Ang talaga na ubus ako. Papatid siya. Kasi sa line of business ng pagkain, kahit ang hindi na nag-ulit ang mga pero yung quality ng pagkain, ay kailangan yung lasa ba? Kung natin pa-concentrate lang kami sa halo-halo, kasi medyo manipin presto ko. Hindi kayo ka-communicate, lalo pag summer. Pagsamir, libong tao talaga na nagpapagkalo dito. Ilan po yung pinakamarami yung halo-halo na ibenta sa isang araw? Ayun. 1,800. 1,000? Wow. Start ng 10, up to 5,000. Ito ng brand. It's really dati, nag-start kami ng isa, dalawa lang maghapon ang gatas. Kawa na dyan siguro nasa mga 300. Pieces? Wow! Summertime, apa? Apa? Pero pag summertime, yung February, March, April, May, June, yan talaga yung panahon namin. Yung kanta, parang beach ay resort yan eh. Apa? Kailan mainit, sakayan mabili. Pero pag medyo pumatakip mo na, nag-uha na siya. Nag-mamay na rin yung bentahan. Galing. Kapag itong mainit, medyo okay na rin yung bentahan. Pero talaga pinaka-use ko yung kalaban namin. Ulan. Talaga yung 1 to 10 mo, sa tagulan baka 2 or 3. Minsan, nag-i-stop kami kasi wala talaga. So, yun naman ang time na pahinga namin.
mga yun ang pinaka-rest day namin. Yung pag summer, bawal makasakit. Bawal. So, anong oras po kayo nagbubukas muna? Pag, 10 na po. 10 a.m. po. 10, 1. Basta dati, pag kami summer, kami siguro mga 20, 18 Indiano po. Dito yung pinanarong franchise. Hindi ko po kaya makipag-ibig kasi sa line po ng iban po, lalo sa kabote, minsan nag-shortage siya, minsan ang saging shortage. Kasi usually pang tumaan ng bagyo, yun ang pinaka-kabote. Yun ang pinaka-ba namin, pinaka-inata namin, daanan kami ng bagyo. Apo, apo. Kung dating sinunta kami ng bagyo, yung dalawang sunod, doon pa ako nahirapan sa bagyo. Usually, ang isa akin pa nang gagaling Davao. Wala kayong makakuha sa akin kahit isa, Laguna, Peso. Kahit isang piranong sa akin, wala kayong makakuha. Yung dalawang sunod na bagyo. So, nabuhay itong natirang ba nitong pinagkuhan namin, Lindoro. Papa. Wala ako nagpakuhan sa akin. Parang mahal na. Usually, yung kuha mo dito, piso, magiging 3 piso doon. So, ganun. Pero yung quality, hindi ko pa rin pinabayaan. Kahit na medyo malesan yung tubo, basta, mahalaga sa akin yung sinasabing hinahangad ko malaking tubo. Apo. Hinahangad ko yung dumami yung customer ko. Kasi yan, kaya maanap ko yun eh, kasi kailangan ko alagaan yung quality. So, ito, halo-halo na lang ang tinta ko, ubabayaan ko pa ito. Okay. Yun lang ang aking kumbaga. Pag alam ko ang luto ko, hindi medyo maganda. Ako, magsarap na tayo. Baka kasi hindi. Isa matira. Oo, yun po ang aking. Gusto ko yung kakain, lasang balik. Hindi yung lasang di na uulit. Lasang balik. Lasang balik. Hindi lasang. Hindi na. Yun. Ito po ang talaga pinangalagaan ko. So, yun nga po. Yun nga lang pinag-iipunan ko. Gusto makapag-branch out ako yung sabihin ko sa alam na kayo. Magandang quality, magandang... Yung lang ang aking isang pinag-iipunan sa kayo. May pakilala ko ang Batty Garcia na may isang magandang place na yung medyo may hangat doon. Meron doon Lumiyan, yung mga sa isang party. May Lumiyan ni Goto, may Tawinan. Yung po yung pinag-drink ko. Para meron akong pantag. Yung lomi, wow. Pero pag talagang summer, talagang masasabi ko, mahihirapan ko yung bago kayo mag-order. So, kung naranasan ko na ho yan dito. Mahihirapan pag summer time. Pero ngayon, mas mabilis. Isang po segundo, nasa inyo na rin yung order. Oo po, napakabilis nga po. Kumbaga, mabilis ang aking. Talaga pag summer, talagang pasensya kami. So, yun lang po. Imbitahan niya na lang po sila, sir. Ini-invite ko yung lahat dito sa Padre Garcia's best halo-halo. Pinaka-the best of Padre Garcia. Yun, good. Salamat. Batangas mo matatagpuan ang kakaibang tanawin, pwede mong pasyalan. Tara halika, samahan mo akong tuklasin upang malaman ng iba ang di nila napapansin. Magagandang palayan, may